So by the way, no, ako pala si Mike Sultan. So I'm your presenter this afternoon, and I'm so excited, no? So please, Ate Lilian, next panel po, please. Yan, so bago tayo mag-start, no, ito lang yung gusto kong sabihin sa'yo. Never start a business, no, just to make money. Start a business to make a difference. O dapat puso mo na bago piso. Ayos ba yun? Okay, ayos ba yun, no? Puso mo na bago piso. Ito po yung according po kay Marie Forleo. She's an author, entrepreneur, and philanthropist. Okay, so guys, no, napaka na tama po yung ating intention dito na if you want to engage this business, kailangan kasi, okay, naka-alignment yung mind mo at saka yung puso mo. Okay? Yung money, to be followed na lang po yan. The reason why, marami nag-fail, no, sa mga businesses na yung mga iba sumasali kasi nga mali yung intention nila. Kasi doon pinapasukan ng greediness. Alam niyo greediness? Makasarili at puro pera-pera lang. This business, kapatid, no, this is very different. Ito po yung helping people business. Kaya kung wala ka pang experience, newbie ka, wala kang alam, this is really for you. Okay? Para sa'yo talaga to. Kung isa kang empleyado ngayon, isa kang housewife, para sa'yo to. Kung isa kang OFW, para sa'yo to. Kung dati ka naninegosyo, nalugi ka, gusto kong makabawi, para sa'yo to. No? Sabihin, kung may pangarap ka na malaki, para sa'yo to. Ngayon, pag-usapan natin, no, what is digital marketing? Next panel, please. Okay? Digital marketing is the use of the internet, no? Mobile devices, social media, search engines, and other channels to reach customers. No, ibig sabihin, no, ito na yung makabagong pagmamarket. That's digital marketing. For example, no, nung last week, may nakita akong promotion sa Facebook. Nakita ko doon, massage, no? Nakita ko massage. Okay? Massage. Tapos nag-offer sila doon, meron sila mga freebies. Something like that. So ang ginawa ko, nag-click ako doon sa massage. Okay? At nagpa-book ako ng appointment. Pinuntahan ako sa bahay. Ayun, naminasahay ako. Ibig sabihin, no, mas napadali na lang yung mga bagay-bagay. Unlike kasi nung una, kapatid, no, kailangan meron newspaper. Sino familiar sa Manila Bulletin? Okay? Sino familiar sa Manila Bulletin? No? Di ba? Sinong pamilya sa Bulgar? Abante tonight. Yun po yung mga old school. Okay? But before, yun po yung pinakasikat. Pero right now, kapatid, no, it's all about social media. Okay? So next channel, next panel, please. Ngayon, pag-usapan natin, no? What is, o sino-sino ba yung mga multi-billions companies that is engaged in digital marketing or technology? Yan. So pag-usapan po natin, no? Next slide, please. Yan, Facebook. Ngayon, ito yung question ko sa'yo. Sino walang Facebook dito? Bibigyan ko ng 500 pesos. Taas ang mga kamay. Yan. So halos lahat, kapatid, no, may Facebook. Halos lahat may Facebook. Ultimo nga yung manok, eh, may Facebook, eh. Ultimo yung pusa, may Facebook. Ultimo yung aso, may Facebook. Ultimo nga sabong, ginagawa na sa Facebook. Live streaming ang tawag doon. Right? Ultimo dating and relationship, ginagawa na sa Facebook. Okay, so, ngayon, pag, ano ba yung Facebook? Alam mo ba si Facebook? Every time na magpo-post ka sa Facebook at sinabi mo doon, feeling, ito ha, feeling healthy ka, feeling hungry, feeling blessed, automatic, alam ni Facebook yung database mo. No? So, nasundan po ba? Na every time, no, na meron kang ginawa kay Facebook, nag-check-in ka sa hotel, uminom ka ng kape, no, uminom ka ng juice, kumain ka ng bulalo doon sa Tagaytay, alam ni Facebook kung ano yung ginawa mo. You know why? Kasi meron siyang robotic machines. Ang tawag diyan, kapatid,
data, no? Ang tawag diyan AI. Alam mo yung AI? Artificial intelligence. So very powerful, kapatid, no? Na alam ni Facebook yung ginagawa natin. Okay? And ang malupit pa doon, no? Yan, Facebook is a $1 billion company. No? Ganun kalupit ang Facebook. And the question is, kumita ka na ba sa Facebook? Hindi, di ba? So sabi nyo, Facebook is an American online social media and social networking service based on Menlo, California, and a flagship service of the namesake of the company, Facebook Incorporated. It was founded by Mark Zuckerberg along with fellow Harvard College students. Now, kapatid, no, ba't ko ito binibigyan ng, ano, ng point? Kasi nga, para mamayang pagkatapos po, ito po yung mag-make sense sa'yo. Sasabihin mo sa sarili mo, aha, yun lang pala. No? So, alam mo ba ang Facebook? Bago ang Facebook, kapatid, no, nung ako ay nasa Kuwait dati, 2008 pa yon, wala pang Facebook noon eh. Alam mo meron noon? Friendster. O, taas mga kamay, sino may Friendster dito? Dati. Yes, di ba? Tapos, yung favorite mong music na Air Supply, pwede mong i-upload doon sa Friendster. Di ba? Nakatawa, di ba? Kailan? Biglang nawala si Friendster. Pumasok si Facebook, I believe, 2009. At alam mo ba, sino yung pinakaunang celebrity? Okay, let me ask you questions. Bibigyan kita ng 100 pesos load, no? Pag masagot mo ito. Mamaya, ipiin mo ako, ha? Ipiin mo ako, sabihin mo sa doon sa chat box. Sinong pinakaunang celebrity na may Facebook? Taas mga kamay. Or, paki-comment. Sige nga, paki-ano nga, paki-comment nga. Yan, pa-comment nga po kung sinong may alam. Magbibigay ako ng load. Ala, Android daw, oh. Okay? Hindi po. Si Dennis Trillo po. Filipino celebrity po. Filipino celebrity, Dennis Trillo po. By the way, si Android po, guys, no? Siya po yung isa sa mga investor. Bumili ng profit sharing kay Facebook. And right now, Andrew E., he is a billionaire. Yan. So, ganun po, no? Ibig sabihin, tayo po yung nag-use ng Facebook, hindi naman tayo kumikita. Bayad ka ng bayad ng load, anyet, wala naman nangyari. Tama? So, are you guys learning po ba? Okay? Pakicomment ka po sa baba na meron ka natutunan, meron ka nakuha something information ngayon. Yan. So, next panel, please. Yan. So, halos lahat, di ba, may Google. Alam mo ba ang Google? Ito'y tinatawag na modern. Ito'y pinakamalaking search engine sa buong mundo. You know why? Kasi meron siyang data dito. Halos lahat na mga cellphone natin nakaprogram sa Google. Right? Kung meron kang Android, yes. No? Nakaprogram sa Google yan. Ultimo nga, di ba? Ultimo adobo. Ultimo kare-kare. Pwede mong pag-aralan sa Google. Right? Pag ikaw naligaw, no? Pupunta ka ng Manila at naligaw ka, as long as meron kang data, pwede kang humingi ng tulong kay Google. Right? Tama? Ang tawag doon, map. Kaya lang, mas pinadali na ngayon kasi meron ng Waze. No? Ano ba at itong Google? This is a $1 billion company. And the question is, you are using Google, kumita ka na ba? Yes or no? No, di ba? So mapasin mo, no? Yung mga platform na ito, sila lang yung mayaman. Sila lang yung kumikita. At tayo naman, gamit ng gamit. Sa tingin mo, kunwari, no, si Ma'am Dayan, Ma'am, let me ask you questions. Si Ma'am Dayan. Gaano ko nakatagal gumagamit ng Facebook at saka Google? Okay? And ito yung question ko sa'yo. Kumusta na? Kumita ka na ba? Hindi, di ba? Kaya kapatid, this time, mamaya po, we will reveal you the giant platform. Okay? Na ito po yung nakatulong sa amin.
All right, so next slides, please. Yeah, so Google po is an American multinational technology company. Okay, so yan po, hindi ko na po basahin na po lahat yan. Ay importante, naintindihan mo na ngayon. YouTube, sino rito ang napupuyat sa YouTube? Taas ang mga kamay. At ito yung question ko sa'yo. Sino ang pinapanood mo sa YouTube? Yan. Sino ang pinapanood mo sa YouTube? Napuyat ka na ba? Yes. Inaabot ng alas dos? Alas tres? And the question is, kumita ka na ba? Yes? Yan. Yan. So, yan o, guys, no? Alam mo ba, ang YouTube po, ito po yung pinakamalaking ano po, social media platform kung saan andito po lahat yung mga vlog, no? Like videos, no? Sinong kilala kay Rafi Tulpo? Taas ang mga kamay. Halos lahat, di ba? Rafi Tulpo. And yet, kapatid, no? Siya yung pinakamayaman na YouTuber sa buong Pilipinas. Siya po yung top one. At ito po yung bayan, ito po yung base po saan, no? Sa research. Rafi Tulpo, he is earning minimum 7 million. Wow, di ba? Nakakalula. 7 million. At ikaw naman, tayo naman, bayad tayo ng bayad ng ano, load, wifi. And the question is, kumita ka na ba kay YouTube? Maring sa ngayon hindi, di ba? Pero marami na pong nag-earn sa YouTube. Kagaya ni na Alice Gonzaga, halos karami ng celebrities, no? They are doing the YouTube na. Kasi nga po, after nung magsara yung ABS-CBN, ang ginagawa ng mga artista, yung kanilang mga video, doon nila ina-upload sa YouTube. And it gathers millions of viewers at doon sila kumikita. At least 6 digits. Ganun kalupit yung platform ng YouTube. So guys, no, I hope you are learning too much sa itong ating ano, workshop natin. Yan. So, okay, next po. Yan, Spotify. No? Alam mo ba Spotify? Okay, Spotify po, ito po yung digital music podcast and video streaming service that gives you access to millions of songs and other content from artists all over the world. Now imagine, oh, si Spotify kasi, wala siyang pag-aaring music, pero siya yung pinakamalaking music industry sa buong mundo. You know why? Kasi meron na siyang, I believe na sa 500 millions of subscribers. At lahat po yan, nagbabayad ng, alam mo yan, but every download mo ng Spotify, it will cost you $2 up to $10. Depende po sa gaano kalaki yung gigabyte or megabyte, yung data ng Spotify na yan. And the question is, kumita ka na ba sa Spotify? Hindi, di ba? Kumita. At alam mo ba, kapatid, no? Spotify, ito po'y galing po sa Sweden. Ito po yung Swedish company ang Spotify. This is an only application, kapatid. Wala siyang binibentang or pag-aari music. Pero siya yung pinakamayaman, pinakamalaking music industry sa buong mundo. Ganun kalupit ang Spotify. Next slide, please. Netflix. So sa ating viewers dito, no, attendees, sino rito may Netflix? Taas ang mga kamay. Halos lahat, di ba, may Netflix? And the question is, ito yung question ko sa'yo, kumita ka na ba sa Netflix? Hindi pa, di ba? At kapatid, no, Netflix, ito yung pinakamalaking movie industry sa buong mundo. At wala man lang siya pag-aaring sariling movie. Ang tawag sa Netflix po, ito po yung platform, kapatid. Ito po yung platform kung saan pwede ka makipag-partner kay Netflix. As a consumer naman, pwede akong mag-download ng Netflix. Okay, pag gusto kong ma-access yung mga premium products, digital products, no? Ibig sabihin, bayaran ko lang ng pinakamura, $10 or 500 pesos. So, I have the access, no, sa buong Netflix. So, ganun po. And the question is, kumita ka na ba sa Netflix? And by the way, kapatid, no,
yung CPD kasi na tinatawag, no, ito pa yung cost per download. Yung mobile mo ngayon, it costs you $2 up to $10 maximum. Hindi mo lang alam kasi nga, binabawas sa data mo, sa load mo, binabawas sa wifi mo. Right? So, make sense po ba? No? So, ibig sabihin, no, platform po ito, wala po siya talagang pag-aaring product. Marami lang siya mga parang tinatawag na tie-up company or third-party company. Next slide, please. Uber. Yan. So, ito po ay American technology. At you know why, kapatid? Ito po ay pinakamalaking transportation company sa buong mundo. Talo niya pa ang American Airlines. Talo na pa yung Kuwait Airlines. Talo pa niya yung Emirates Airlines, kapatid, itong Uber. At ang malupit nito, wala man lang siyang pag-aaring taxi. Ang lupit, di ba? Wala siyang pag-aaring taxi, pero siya yung pinakamalaking transportation sa buong mundo, kapatid. That's Uber. And every time you download Uber, it will cost you $2 up to $10 cost per download. No? So yan, next, Grab po. Ngayon, sa mga tao rito, no, sa mga attendees dito, sino may Grab dito? Yan? Sino gumagamit ng Grab? Lalo pandemic ngayon, kapatid. Kailangan mo ng Grab kasi you know why? Para naman makabawas ka ng oras. Instead na pumunta ka ng McDo, why not? Punta ka lang sa application mo sa Grab, okay? Gamit yung mobile mo, pindot ka lang doon ng pagkain, automatic i-deliver sa'yo yung pagkain. Pwedeng COD, pwede rin naman GCash ang payment mo. At alam mo ba, ang Grab, no? Ito po'y galing sa Singapore, ito po'y Singaporean app. Ito po'y galing sa Singapore, and ito yung pinakamalaking, ano, alam mo yun, transportation sa buong Asia. Ang Grab po. At ito yung discover ko. Every time, no, na kumita yung operator, yung kumpanya, 50%, no? 20% up to 50% kinukuha nung Grab. Kaya huwag magtaka, ang Grab po, ito pa yung billion-dollar platform. And the question is, wala naman siya pag-aaring taxi. Wala siya pag-aaring restaurant. At ito yung na-discover ko sa Grab. Meron na siyang ano, pautang. Meron siyang loan company, lending company. Di ba? Mapasin mo ngayon, kapatid, no? Karamihan sa mga loan company o lending company sa labas, nalugi na po sila. Wala na kasing customer. Wala na nangungutang. Karamihan sa nangungutang ngayon, ginagawa nila, download nila yung application at pwede sila makautang sa peso loan, tala loans. Maraming ganyan, di ba? Halos lahat na po, application na lang po. At ang requirements na, kapatid, no, kailangan ng valid ID, tapos pautayin ka ng 5,000. Ang problema lang kasi doon, pag hindi ka nakabayad ng saktong oras, sira ka na agad doon. No? So, ibig sabihin, no, ito na po yung mga modern system or platform. Yan. So, ito yung question ko sa'yo. Kumita ka na ba sa Grab? Kumita ka na ba sa Facebook, sa YouTube? The answer is no. Yan, Amazon, kapatid. Ano ba si Amazon? Amazon, this is an American company. Ito po yung ginawa ni Jeff Bezos. Okay? Alam mo ba nung before, no, siya lang po nag-start sa grads. Siya lang po nagbibenta ng mga libro. Eh Mike, ba't mo alam ang Amazon? Ako po dating empleyado ng Amazon. I've been working in Amazon po as a technical support. Okay, so next slide, please. Yan. Pakibalik ulit doon sa ano, sa Amazon, sa last part ng Amazon. Okay, so Amazon, no? Amazon, ito yung pinakamalaking shopping mall sa buong mundo. Okay? Ito yung pinakamalaking shopping mall sa buong mundo. Pero, wala man lang siyang ni isang shopping mall.
Okay? Si Amazon, ito, kasi meron siyang billions of customers. At ito yung nakaka-shock na ano, na-discover ko. Wala siyang pag-aaring mall. Ano meron sa kanya? Meron lang siyang website. Meron siyang application kung saan pwede kang doon mag-login. Mag-sign up ka para makabili ka ng gusto mong bilhin. Okay? So yun po yung Amazon.com. And the question is, using Amazon, kumita ka na ba sa Amazon? The answer is no. Yes? Okay, so guys, no? Isa lang po ito sa mga platform na mamaya, no? Pag yung company namin pinaliwanag ko, mag-make sense sa ito ngayon. And I'll make sure, no, na talagang hindi mo ito papalampasin. Itong ating presentation. Okay, so kapatid, no? So ano nga ba yung sleeping giant? Kapatid, no, sabi ko nga, diba, 1 year ago, na-invite ako rito sa business na ito. Wala akong alam. Pero, nandahil sa sobrang gigil ko, no, sobrang kong excited na ganun business, after 5 months, I finally cracked the code. No? I earned my first 1 million dito. That was before, 5 months. So, ganun kaganda, no? And it really changed my life. Nagbago yung buhay ko. Nabili ko na yung mga dapat bilhin. I was able to buy my car. I was able to buy my dream gadgets. No? And I was able to acquire ng mga investment. And I'm planning to have my own traditional business. So, it really changed my life. And natuto ako sa tinatawag na entrepreneurship. Kaya kapatid, no, if you're watching this webinar, ngayon pa lang, pasalamatan mo na yung upline mo. Kagaya ko dati, wala rin akong alam. Nag-try lang talaga ako. Okay? And I was able to help my leaders under my team. Under my team po, we created at least 10 up to 13 millionaires under our team. And we are looking for new millionaires. Kaya sabihin mo sa sarili mo, no, ako yon. Patype na sa chat box, ako na yon. Ako na yon. Sabihin mo sa sarili mo 3 times, ako na yon. Ako na yon. So, unleashing the opportunities. So, next panel, please. Crowd one, okay? Ito po similar ni Amazon, Airbnb. Wala po tayong binibenta, okay, na physical products. However, marami tayong mga products. Mamaya, ma-reveal po namin yan, no? Yan. So, para lang po tayo sa eBay. No? Wala siyang pag-aaring products, pero marami siyang products sa loob. Kung saan, marami na yung pag-partner. Airbnb, kapatid, no? Ito po yung pinakamalaking booking engine sa buong mundo. Okay? Pero wala siyang pag-aaring hotel. Ganong kalupit yung platform natin. Next slide, please. Yan, Uber, Grab. So, itong crowd one, no? Ito lang po similar sa Grab. Yan, something like this. Okay, so crowd one, no? Alam mo ba, kapatid, no? Be proud kasi nga, we are number one. Despite sa mga challenges, despite sa mga paninira, okay? Sa daming mga Grab mentality, right now, kasi pandemic, di mo magising mga tao ngayon, di ba? Ang daming talagang ano. Pero, kapatid, na-overcome ng kumpanya natin. We are top one sa buong mundo. Okay? Kaya nga, di ba, impossible is nothing. We are top one. Hindi ho biro yung ranking na yan. And we are in the momentum. Maraming kumpanya sa labas. Ang sabi nila, pioneering daw sila. Pero yung kumpanya nila, 10 years na, kapatid. 15 years na. Still pioneering pa daw sila. No? So ito, kapatid, no, itong crowd one. ICT crowd one. Ito po'y kakaiba talaga sa lahat. No? Yan. Next slide, please. So crowd one, no, consists of millions of highly ambitious people with the love of entrepreneurship. Ibig sabihin, kapatid, joining crowd one, makakasama ka sa
organization na ito kung saan andito yung mga taong, mga right people na mayroong pagmamahal sa ganitong industry. Okay? So, ibig sabihin, no, we are in network marketing industry. Kaya lang po, ito'y pinadali. This is a shortcut. No? Sabi nga, shortcut ito. Mas mabilis ang pag-ascenso mo ito kung gagawin mo ng tama. And by the way, we are expanding, no, sa buong mundo. We are expanding sa buong mundo, kapatid. Madrid, Spain, no? Meron tayong ano doon, headquarters, head office, kapatid. Sa Spain, no? So, and ito yung pinakabago sa Dubai, UAE. Ito po ay nabilong sa Media City Dubai. No? So, wala pa namang updates kung ito pa ay open sa public. Yan, so we are expanding, kapatid. And all over across the world. And of course, no, let's give the credit. Sino ba yung captain of the ship? Walang iba po ang ating founder, si Jonas Eric Werner. Siya po yung founder ng ICT Crowd1. Siya po yung Facebook IT expert. Siya po yung classmate ni Mark. Okay, may-ari ng Facebook. And he has a real estate business. Para siya si Manibilyar ng Pilipinas. And siya rin po yung visionary at network marketing legend or guru. No? So that's Jonas Eric Werner. And ang kanyang CEO naman, ito naman si Johan Westerdahl. Chief Commercial Officer. Okay, at guys, no, sila po yung mga Swedes. At based on my research, ito po yung based sa ano, alam mo ba ang Stockholm Sweden or ang Sweden po, ito po yung top 10 sa buong mundo as a global leaders. Ibig sabihin, no, ito po yung napaka-progressive na lugar. Ito po yung pinaka, ano, ito po yung class, middle-class country po ito. Okay, so bawal po doon ang scam. Kasi po, yung mga tao na yung kapatid, no, meron sila mga pangalan na inalagaan. Okay, unlike sa Pilipinas, maraming scam. Sino na scam sa Pilipinas? Sino sumasali sa mga taya-taya dyan? No? Sino sumasali sa mga times 3 na yan? No? Times 3, 10%. Sinong ganyan? Sino sumasali dyan? No? So kaya ka na, kaya na-scam, di ba? Kasi nga, ang gusto ko sa tao ngayon, shortcut. Gusto nila yung madalian lang. Walang effort, walang growth. No? Kaya di ba, crowd ng kapatid, no, it really changed my life. Natuto ako sa larangan na pagbibusiness. Natuto ako maging entrepreneur. Natuto ako maging leader. Natuto ako maging marketer. Natuto ako maging, alam mo yan, influencer through this kind of industry po. Kaya laking pasalamat ko sa upline ko, kasi kung di dahil sa kanya, malamang andun pa rin ako sa Canada. Okay? Halos mapasok ng mga daliri ko, kakaluto ng hamburger, kakaluto ng pizza, kakahugas ng plato. Kasi ako po ano doon, all around. Kakamap ng alam yun, school para kumita ng dollar. And Crowd1 changed my financial situation. Okay? Dito ko naranasan na kumita oras-oras, araw-araw. Wala na akong choice. Kundi tanggapin na lang. No? Hindi lang po ako ang nabagong buhay rito. Most of my leaders and partners, nagbago yung buhay nila. So mamaya kapatid, no, we will introduce you our top earners. So kaya huwag mo na umalis. Stay until the end, kasi meron kaming surprise sa iyo. Okay? So huwag kang umalis. Stay focused lang. So ito, no, Crowd1 revolutionized online networking by partnering with third party companies that provide affiliates global world-class online products and services. Okay? Number one, Life Trends. Yan, Mindo, Afilgo, and Mixter. Okay, so si Life Trends po, ito po ay pinakamalaking hotel and resort booking engine. Ayan po, ito po yung sample slides. No? So, nung ako ay nasa abroad, no, ako po ay gumagamit ng Expedia. No? Yan, Expedia po, ito po yung gamit ko sa abroad. And bili ako ng bili ng ticket or yung mga hotel, accommodation.
kailan hindi ako kumita. Never ako nag-earn ng sentabo dyan. No? Pero, doing crowd one platform or itong ating ginagawa, no? I was able to earn monthly. Ito, monthly to. Hindi kasali yung daily ko. I was able to earn monthly income na residual, kapatid. You know, alam mo ba kung magkano? Almost six figure. Almost six digits. Kahit wala na akong ginagawa gaano. Kahit ayoko na. Nang dahil po sa mga company na ito, I was able, no, to earn six, almost six digits every month. Hanggat buhay yung kumpanya. Hanggat merong crowd one, I'm earning a lot of income through these companies. Samantalang ikaw, you are using platform ng ibang platform, hindi ka kumikita. Why not join crowd one? Manggigil ka, pangarapin mong na mabago ang buhay mo, and you will benefits all those products and services, kapatid. No, yan po. So sa ngayon, no, wala pa tayong offer, wala pa tayong open na travel, yung tinatawag na plane or airline ticketing. Wala pa tayo nun. Pero sooner or later, mag-open na pa tayo. For now kasi, ang open sa crowd one, sa Live Trends po, ito muna mga hotel and resort booking engine. No? Kung gusto mong punta ng Tagaytay, you can use Live Trends. Kung gusto mong mag-stay sa Tagaytay, okay, doon sa may bandang ano, Taal, you can use Live Trends, kapatid. No? Yan. So kung gusto mong punta, kung pupunta ka ng Japan, sa Tokyo, para mag-hotel ka doon, kahit one night lang, use Live Trends. Ganun po kalupit ang ating company. Okay, so next panel please. Yan, Appeal Go. Kapatid, hindi po ako mahilig sa gitong ano, itong Appeal Go. Yan, so costly lang, pakibalik po dun sa Appeal Go, please. Okay, Appeal Go, no? What is Appeal Go? Appeal Go po, this is a entertainment or gambling network. Kailan po? Online po ito. Kagaya po ng lottery, baccarat, mahjong, bingo, slots, sports betting, Texas, blackjack, roulette, pinball, keno, bigto. Oh, ito yung question ko sa'yo. Kailan ka pa tumataya ng loto? Aminin mo na. Yes or no? Tumataya ka ba ng loto? Yes? Maring no? Di ba? And the question is, yumaman ka na ba? Hindi, di ba? Kasi po, mas mataas patamaan ng kidlat kaysa tumama ka ng six digits na combination. Yan o. 15 years isang talo. And ito yung question ko sa'yo. Magkano na ang naubos mong pera kakatayan ng loto? Ano mo yung loto? Yan pinipilahan sa labas. Wala, di ba? No? So samantalang sa itong Crowd One, itong Appeal Go, no, naipag-partner siya kay Crowd One. Now imagine, kapatid, no, sa lahat ng income nito, 50%, no, 50% ng income napupunta sa Crowd One. Same din po kay Live Trends. 50% ng income ng Live Trends napupunta sa Crowd One, at yun po yung pinaghati-hatian, no, ng mga taong may ranks sa Crowd One, ng mga members, mga leaders na nag-rank up po sila. Kapatid, ito yung residual income. Samantala pag empleyado ka, you need to wait 60 to 65 years old para makuha yung retirement plan mo. Eh, kapatid, nasa Pilipinas ka. Ang hirap po dito, maraming korap sa Pilipinas. Pera mo na nga, hindi po makukuha agad-agad. So huwag mo na antayin na umabot ka ng 65 years old. Ang gawin mo, hatawin mo itong business na ito, bigyan mo ito ng 6 months to 1 year lang, stay focused. Pag nakuha mo yung director level na kagaya namin, kagaya ko, congratulations, you will earn those kind of income. And you will earn your first million dito. No? So yan. So linawin ko lang po, no? Hindi po ito pag-aari ng crowd one, itong Appeal Go. Ito lang po yung partnership.
Kasi alam ni Apilgo na si Crowd1, meron siyang almost 30 millions of members sa loob ng platform or affiliates. Kaya pag sumali ka rito, ang tawag sa iyo, affiliate. Hindi po ito investment. Nasasali ka at wala kang gagawin, di kita ka. Wrong, mali po yun. We are into network marketing. You need to follow the system, kapatid. You need to be in the program. Kailangan may pagtulungan ka rito. Trabahuin natin ito, sama-sama tayo. No? So I hope your learnings po no sa Apilgo. Okay, so next slides please. Mindo, kapatid. No? Ito po yung education platform kung saan tinuturo po rito yung entrepreneurship. How to use social media. And so many more. Okay? Ngayon, ito yung question ko sa iyo. What if isang araw magpatawag ng training yung may-ari ng SM si Henry C. At ituturo niya yung sekreto niya papaano ka maging bilyonaryo. Ito yung question ko sa iyo. Willing ka bang magbayad ng 1 million in just 1 hour para turuan ka ni Henry C? Can you please type yes? Willing ka bang magbayad ng 1 million in just 1 hour, kapatid, para matuto ka sa mga sekreto ng mga milyonaryo na yan o bilyonaryo na yan? Yan, so ang dami, di ba gusto mo yan? And the question is, willing ka ba? Are you willing to commit? Are you willing to work this out? Are you willing to focus? Willing ka bang matuto? Okay, ang good news, no? Hindi mo kailang maglabas ng 1 million, kapatid. Hindi mo kailang maglabas ng 100,000. Pwede ka mag-start, no? From 6,000 up to 18,000. Para ma-access mo yung sekreto ng mga mayayaman. True Mindo, kapatid. Joining Crowd1, you will get an access sa Mindo. Very powerful. Dito ako natuto. You know why? Kasi si Peter Jacobson, kapatid, wisdom at saka philosophy ang tinuturo niya. Very powerful, kapatid. Okay? Kaya instead na, alam mo yan, instead na maglabas ka pa ng sobrang ng kapital, why not join this club? Join this platform. Aralin mo, be a student. May pagtulungan ka sa amin. Matuto kang mag-humble down. And we will teach you, no? We will teach you, we will guide you along the process para magawa mo yung nagawa namin. Okay, so guys, are you learning po ba? Okay, are you learning po ba? Okay, next panel please, Coach Lillian. Yan, so, Mixter. So kapatid, no, si Mixter po, ito po ay mobile games, no? Ito po ay social mobile, ito po ay mobile gaming. Pero ito yung question ng karamihan. Marami naman kasi ang games sa labas. Ano yung unique sa Mixter? Guys, sa Mixter kasi the more you play Mixter, no, the more you will get a chance na manalo ng mga tournament. And kapatid, no, ito yung naka-progressive na games. At alam mo ba, ito yung nakipag-partner, no, sa ito mystery kasi, ito po yung partnership, no, ng Emerge Gaming, and ito po yung naka-base sa Australia. Ibig sabihin, no, ito po yung $1 billion games industry. And 50%, no, ng profit ng income ng Mixter na punta sa Crowd1. Still earning euros every month. Kahit ayoko maglaro. Amazing, di ba? Ang lupit talaga ng Mixter. So, ibig sabihin, no, joining Crowd1, you will get an access for free sa Mixter. Samantalang ako dati, nagbayad pa ako ng $69 para ma-access ko yung game. Samantalang ikaw ngayon, libre mo siya makukuha. Ang swerte mo kaya, samantalang kami nauna, we pay. No, we pay.
paid 69 euro kapatid para ma-access yung games. No? Kaya alam mo, pasalamatan mo rin upline mo. Ngayon pa lang. Ang swerte mo talaga. No? So yan, yan po yung mixer. Next slide please. Coach Lilian, next slide po. Okay, no? So, ngayon, ito yung question ko sa'yo. Kumita ka ba sa smartphone mo? My yes, my no. Gaano kamahal yung cellphone mo? Ilan? Kumita ka na ba? Okay? Yan. So, kaya kapatid, no, pandemic ngayon, magtapos itong 2021, wala ka pa rin, ano, wala ka pa rin extra income. Kailangan meron ka ng backup ngayon. Huwag ka nang umasa sa ayuda ni government. Ang hirap kaya sa ayuda. Kami nga, wala pa natanggap na SAP eh. Although, hindi ko naman kailangan. Kaya lang, guys, nababayad ako ng tax. Taxpayer ako ni ano, taxpayer ako ni ng ano ng aming ano ito sa dito sa Cavite. Yet wala akong nakukuhang ano support. Pero thanks God no dahil merong Crowd One kapatid. No? Alam mo ba nung Crowd One no, nung ako pala ay bago, nagpunta ako sa Cuneta Astrodome. Nakita ko yung mga tao may itim, yung mga Nigerian African. I still remember team leader, one star pa lang ako. That time. Nakita ko, yan, sina Serpe de Lord, Austria. Nakita ko si Gene Torres. Nakita ko si, ano, si, yung mga taga-Europe. Nakita ko si Rudy Barrientos, which is, nakasama ko pa yan sa selfie. I don't know kung kilala pa niya ako. So that time, no, wala pong resulta. Nakita ko lang, sabi ko, kung totoo talaga to, gawin ko na, no? Kung totoo talaga itong crowd na ito, gawin ko na. So after nung kapatid, humataw na ako. I never waste my time. Araw-araw, ginagawa ang crowd one. Hanggang madaling araw, wala nang tulugan. So and finally, no, I just nakuha ko yung resulta ko. No? Hindi makagaya ng resulta na importante, it really changed my life. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung problema ng mga kumpanya ngayon? Bakit sasali ka sa crowd one, instead, huwag doon sa kabila. Huwag doon sa mga local company. Ano ang meron sa platform na Crowd1? Crowd1 company, no? Crowd1 company, it is built for the future. Ibig sabihin, this company, this system, ito po yung naka-ready po 10 to 20 years from now. Unlike ng mga kumpanya, nalugi sila kasi nga, hindi sila ready. Right? Maraming company na maraming mga networking local company na nalugi sila kasi nga yung kanilang produkto supply sa logistics ilan pandemic ngayon. Tama? Pandemic ngayon kapatid. So hirap sila ma-deliver yung products. So nawala na momentum yung mga tao. So matang sa Crowd1, buo na yung system niya, gawa na yung system, napaka-unique, no? Napaka-unique. Ang kailangan mo na lang gawin, huwag ka na mag-isip. Okay? Pumasok ka na lang. Isali mo ang pamilya mo rito. Damay-damay na kayo. Kasi po, ito po yung family business. No? So, our company, built for the future, prepared for the future. Okay po? So, next slide please. Okay, so, 100% mobile business. So, you can do it. You can do this business. Kagaya ko, no? Andito lang ako sa kwarto ko. Okay? Hindi mo alam ano ba suot ko sa ilalim. Maybe naka-boxy shirt lang ako. Or maybe wala akong suot. Pero I can do the business. I can present the business. Nang walang kahirap-hirap. Right? Kaya, you can do this business anytime, anyone, anywhere. Kahit wala kang alam. Kahit hindi ka take it. As long as willing ka matuto. Willing ka magpa-mentor. Willing ka magpa-coach. You can do this business. Kailangan mo lang mag-humble down.
and obey. Obey the system and you need to trust the process. Okay po, so next funnel please. Yan, so how to engage, kapatid? How to engage? So ngayon, actually I'm almost done, pero tapusin ko yung part na ito. And ipapasa ko na po sa aking co-presenter. So how to engage, no? Yan, una-una, being a customer. So ibig sabihin, no, marami kasing kumpanya na wala ka talagang chance pag wala kang puhunan. Right? Pag wala kang pera, wala ka ng chance. Samantalan dito, you can be a customer. You just need to use the product. Ano pa yung next? Member. Pag wala kang kapital, no, pag wala kang kapital, you can refer people to use the product or to be an entrepreneur. So ngayon, Mike, ano ba yung suggestion mo? For me, no, do the entrepreneurship. Sama-sama tayo, no? Tulong-tulong tayo na palakihin yung grupo mo. Okay? Tulong-tulong tayo. At andito kami, kapatid, no? Willing kaming turuan ka, i-guide ka para makuha mo yung pangarap mo. Okay ba yon? Okay ba sa inyo yon? Na tulong-tulong tayo, okay? As a one team, in ethical way, para makuha mo yung pangarap mo. Okay, so perfect, di ba? So, kaysa naman wala kang mentor. Okay, and I guarantee you, it will cost you 100,000 or more. Yung mga mali magawa mo, mga mistakes na magawa mo. Samantalang dito, kapatid, no, we are just one team. Sabi nga, dream team, di ba? Na kung saan, tulong-tulong tayo, lahat ng aming sekreto, ituturo namin sa'yo. Paano mo mapapast track yung resulta mo. Di ba? Gusto mo ba yan? Okay, can you please type nga if you're excited? Can you type excited? I'm so excited. I'm so willing, no? So i-type mo nga sa chat box. Yun, so perfect, no? Grabe. So dapat ganyan. Dapat you are so excited. Dapat para yung momentum mo hindi na puputol. Para mamaya paglabas mo ng itong meeting na ito, hindi ka na makausap. No? Hindi ka na makatulog. Lahat ng KKKK mo, maiisip ko na sila. Okay? Lahat ng KKKK mo sa buhay, kapatid, kamag-anak, ka-churchmate, ano pa, kakwentuhan, lahat, basta lahat ng KKK mo, sila yung mga right people na prospects mo rito. Okay? And mamaya po, bibigyan kita ng isang malupit na script. So as a bonus training, ito as a bonus gift ko sa iyo, I'll give you, okay? Bibigyan kita ng isang malupit na script. Ayun, good. So next slide, please. Okay, so ito yung last part ko, kapatid, no? Ito yung last part ko. So, sabi ko kanina, no? Kung sakaling ayaw mo sumali sa Cloud One, ito yung question ko sa'yo. Meron ka bang at least, no? Bank account? Yes? Sa tingin mo, yun. At least 1 million at saka experience how to build a successful business. Yes, kung wala naman, para sa'yo to. Kasi po, hindi mo kailangan mag-start, hindi mo kailangan mamuhuna ng 1 million or even 200,000. Now, unahin ko muna yung titanium level. Titanium kasi, no, ito po ay nagkahalaga ng 2,499 euro. Okay, at meron siyang total value 2,600 euro. You know why? Kasi meron ka ng access sa Mixter, meron ka ng access sa Mindop, Live Trends, LinkMe, SoMe, Planet IX, at meron ka pang 15,000 loyalty points, kapatid. Ibig sabihin, ito na yung pinaka the best na product or package. Kaya kung kusyante ka, no,
kung negosyante ka, maliit lang ito. That's 150,000 pesos. Pero paano naman kung wala kang ganyang halaga? Ano yung options mo? So pwede ka mag-start sa gold, which is 799 euro. No? Ito po yung nagkahalaga ng 48,000. Or depende po sa currency natin. Black account, ito po yung 299 euro. Ito po yung 18,000. White account, ito po yung 6,600 pesos. Yan. Yung initial na capital mo, depende po sa sitwasyon mo ngayon. Pero kung kagaya sa akin, no, no, kung negosyante ako, I'm gonna start this best package. Ito po yung pinaka the best. Titanium. Ako po yung naka-titanium po. Titanium pro po ako. Yun po yung account. Ang ginagawa ko na lang po, nung ako po yung kumita, paunti-unti, ako po yung nag-upgrade. At least, isang beses lang po naglabas ng capital. White account. So ngayon, tapos na po ako. Ipapasa ko na po yung ating pinakamalupit na speaker. One of the legend ito, kapatid. Kaya please, standby ka lang muna dyan. Huwag kang umalis. Ito po yung legend, no, sa larangan ng industry na ito. 20 years na kanyang experience. Okay, pero bago ko ipasa sa kanya, no, or sa ating host, bibigyan kita ng script na malupit. Okay, can you please take the notes? Panotes nga po, kapatid, no? Panotes nga. Let me share you ano yung pinaka ano, basic na approach para malaman mo kung qualified ba yung kaibigan mo sa business na ito. Okay, so yan, so ito yung script. Hey friend, no, sabi mo, i-chat mo sa kanya. Hey friend, kumusta ka na? Meron akong question sa'yo. Yan, pag sinabi niyang ano yun, okay, friend, if I'm going to start a business, susuportahan mo ba ako at yung business ko? So, ibig sabihin, kapatid, no, it's all about question. It's all about asking questions sa right people. Pag nakita mong medyo resistant siya, huwag mo nang pilitin. Ang importante, nag-ask ka ng questions. Pag sinabi niyang how, dalhin mo sa sumiting agad. Appointment agad ang gagawin mo. Dali mo sa meeting and we will do the talking. Kami na bahala mag-present. Okay ba yun? Sa tingin mo, mas madali, mag-present o mag-invite sa mga bago rito? Ano mas madali, mag-present o mag-invite? Mas madali mag-invite. Be creative lang po. Use a script. Ask questions sa right people. Okay po, so kapatid, no, tapos na po ako. So ipasa ko na po sa ating host, no, yung next presenter natin. And thank you so much. Okay, and I hope no, na na-inspired ko po kayo sa story ko, and I hope meron kayong natutunan. So yun lang po, no, and see you later on. Back to you, Coach Ligan.